Simulan na po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, ipinagdiriwang natin ngayon ang huling linggo sa kalendaryo ng simbahan. Sa pagtatapos natin sa isa na namang taon ng pagsamba, marapat lamang na ipagdiwang natin ang dakilang kapistahan ng pagkahari ng Panginoong Hesukristo sa sanlibutan. Sa pamamagitan ni Jesus na siyang dahilan ng lahat, naihango ang buong sangkatauhan tungo sa kaligtasan. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Nanagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa Ah,
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong anak na pinakamamahal at hari ng sanlibutan, niloob mong pag-isahin ng tanan, idulot mong ang tanang kinapal na pinalaya sa kaalipinan ay makapaglingkod sa iyong kadakilaan at makapagpuri sa iyo ng walang humpay. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang ipinasasabi ng Panginoong Diyos. Ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa. Kung paanong hinahanap ng pastol ang tupa niyang nawawala, gayon din hahanapin ko ang aking tupa. Kukunin ko sila saan man sila itinapon noong panahon ng kanilang kasamaan. Ako mismo ang magpapastol sa kanila at hahanap ng kanilang pahingahan. Hahanapin ko ang nawawala, ibabalik ang nalalayo, hihilutin ang napilay, palalakasin ang mahihina at babantayan ang malulusog at malalakas. Ibibigay ko sa kanila ang kailangan nilang pagkain. Sa inyo, aking kawan, ito ang sinasabi ko sa inyong Diyos na Panginoon. Ako ang magiging hukom ninyo. Pagbubukurin ko ang mabubuti't masasama, ang mga tupa at ang mga kambing. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. At inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan at sangayon sa pangako na kaniyang binibitawan sa matwid na landasi, doon ako inaakay. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa saakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahok. Magbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ng mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa'y sa kanya-kanyang dakdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat. Pagkatapos, ang mga kay Kristo sa panahon
ng pagparito niya. At darating ang wakas, pagkatapos malupig ni Kristo ang lahat ng kaharian, pamahalaan at kapangyarihan, at ibibigay niya sa Diyos at Ama ang paghahari. Sapagkat si Kristo'y dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway ng kanyang pasusukuin ay ang kamatayan. At kapag ang lahat ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ni Kristo, ang anak naman ang paiilalim sa kapangyarihan ng Diyos na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. Sa gayon, lubusang maghahari ang Diyos sa kalahat-lahatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel, at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbubukod-bukurin niya, tulad ng ginawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, hali kayo mga pinagpala ng aking ama. Pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likain ang sanlibutan. Sapagkat ako'y nagugutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong pinaramtan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan. Sasagot ang mga matuwid. Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy? O kaya'y walang maisuot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw? Sasabihin ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, ito ay sa akin ninyo ginawa. At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa,
lumayo kayo sa akin, mga sinumpa. Kayo'y pasaapoy na di mamamatay, na inihanda para sa Diablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo pinakain, nauhaw at hindi ninyo pinainom, ako'y naging isang dayuhan at hindi ninyo pinatuloy, ako'y nawalan ng may isuot at hindi ninyo pinaramtan, ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw. At sasagot din sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, nawalan ng may isuot, may sakit o nasa bilangguan, at hindi namin kayo pinaglingkuran? At sasabihin sa kanila ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong, ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinakaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna po ang lahat. Sa wakas pala ng panahon, sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo, hindi lang niya itatanong sa atin kung ikaw ba ay namuhay ng kabanalan. Kung ikaw ba, kung araw-araw ka ba nagro-rosaryo, kung araw-araw ka ba nagsisimba, kung ilang oras ang ginugugol mo sa pagdadasal araw-araw. Hindi lang pala yan ang itatanong sa atin pagdating ng ating Panginoong Hesukristo sa wakas ng panahon. Hindi lang niya itatanong sa atin, kumusta ang relasyon mo sa Diyos at pakikitungo mo sa Diyos. Gayunpaman, sa wakas ng panahon, itatanong din sa atin ng Diyos, kumusta ang pakikitungo mo at relasyon mo sa iyong kapwa. No? Hindi lang ang relasyon ng Diyos ang itatanong sa atin ng Diyos, kundi ang relasyon din doon sa ating kapwa. Mga kapatid, nakakalungkot na mabait lang tayo kapag nasa simbahan tayo. Mabait lang tayo at maganda lang ang ating pakikitungo kapag nasa simbahan tayo o nasa mga retreat and recollection tayo. Pero ang challenge sa atin, pagkatapos nating magdasal, pagkatapos nating magsimba, pagkatapos nating gumawa, at pagkatapos nating pumunta sa isang puok dalanginan, kumusta ang ating pakikitungo sa ating kapwa? Ulitin ko po, baka sa simbahan lang tayo mabait, baka sa pagdarasal lang natin ng rosaryo ay mabait tayo. Pero yung mga taong humingi sa atin ng tulong, humingi sa atin ng kapatawaran, humingi sa atin ng pagmamahal ay pinagkaitan natin. Pero mabilis tayo magdasal ng rosaryo. Kompleto yan, buong araw. Walang mintis, di ba? O di kaya mga misa dito sa Quiapo, araw-araw, andito tayo. Linggo-linggo, andito tayo. Pero ang challenge, pagbalik natin sa ating mga kanya-kanyang buhay, sa ating tahanan, kumusta ang ating pakikitungo at relasyon sa ating kapwa. Yan ang itatanong sa atin ng ating Panginoong Hesukristo sa wakas ng panahon. No? Ang challenge po sa atin, ang tanong sa atin, pagkatapos nating magsimba, kumusta tayo pagkatapos ng banal na misa? Baka marami po tayong sa aking nabanggit, marami tayong pinagkaitan. Maraming humingi ng tulong sa atin. May mga taong nauuhaw sa labas. May mga taong nagugutom sa labas. May mga taong nagkasakit. May mga taong walang materhan.
may mga taong walang damit, no? Kumusta ang ating pakikitungo sa kanila? Yan ang nas laman ng ating ebanghelyo ngayon. Kung ano man ang ginawa ninyo sa inyong kapwa, kung sinaktan mo ang iyong kapwa, kung pinagkaitan mo ng tulong ang iyong kapwa, kung pinagkaitan mo ng pagpapatawad ang iyong kapwa, ginawa mo rin yan sa ating Panginoong Hesukristo, ang mahal na Poong Jesus Nazareno. Kaya, kung ano man ang nararamdaman natin dito na pag-ibig sa ating pagsimba, nararamdaman man natin ang kapayapaan ng Diyos, ang pagmamahal ng Diyos, at awa at habag ng Diyos ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno, outside of this church, paglabas natin dito sa simbahan, sana atin itong ibahagi ang pagmamahal ng Diyos, awa, habag, at pagpapatawad ng Diyos doon sa ating kapwa. Mga kapatid, ulitin ko po, sa wakas ng panahon, sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo, hindi lang itatanong sa atin kung kumusta ang pagsisimba natin, kung kumusta bilang isang deboto ng mahal na Poong Jesus Nazareno, kung kumusta ang pagdarasal mo ng rosaryo, ang itatanong din sa atin kung paano tayo nakikitungo doon sa mga nangangailangan, kung paano ang pakikipagrelasyon natin doon sa ating kapwa, lalong-lalo na sa mga nangangailangan. Ipagpatuloy natin ang ating banal na misa, ipahayag natin ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal na mga kapatid, manalangin tayo sa Ama upang matularan natin si Jesus, ang hari ng sanlibutan, sa kanyang paglilingkod sa lahat ng tao nang walang itinatangi. Sa bawat kahilingan ng ating itutugon, O Hari ng Sanlibutan, dinggin mo ang iyong bayan. O Hari ng Sanlibutan, dinggin mo ang iyong bayan. Maging masigla nawa ang mga pastol ng simbahan upang buong galak nilang sundan si Kristong Hari at mabuting pastol na siyang nangangalaga sa mga mayhina, naghahanap sa mga nawawala at nagbubuklod sa kanyang kawan. Manalangin tayo. O Hari ng Sanlibutan, dinggin mo ang iyong bayan. Iwaksi nawa ng mga namumuno sa pamahalaan at pamayanan ang mga personal na interes at kasakiman upang makita nila si Kristo sa mga aba na aapi at mga nalululong sa droga at iba pang masamang bisyo. Manalangin tayo. O Hari ng Sanlibutan, dinggin mo ang iyong bayan. Magkaroon nawa ng kapayapaan sa pagitan ng mga bansa at itaguyod ng mga ito ang pagkakaisa at pagtutulungan. Manalangin tayo. O Hari ng Sanlibutan, dinggin mo ang iyong bayan.
Magbigay nawa ng tulong at pagkalinga ang bawat pamayanan, ang mga nagdurusa dahil sa sakit, emotional man o physical, mga nagugutom at ang mga biktima ng karahasan. Manalangin tayo. O Hari ng Sanlibutan, dinggin mo ang iyong bayan. Patuloyin mo ang lahat ng mga yumaos sa kaharian mo, O Diyos, kung saan makikibahagi sila sa iyong kaluwalhatian, magpakailanman. Manalangin tayo. O Hari ng Sanlibutan, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang iba pang mga pangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. O Hari ng Sanlibutan, dinggin mo ang iyong bayan. Dinggin mo ang aming mga panalangin, dakilang Ama, upang mamuhay kami bilang mga tapat mong tagasunod na nagpapahayag ng inyong anak bilang nag-iisang Panginoon at Hari sa pamamagitan ng paglilingkod namin sa aming kapwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa paghahain namin ng mga alay sa ikapagkakasundo ng sangkatauhan, iniluluhog namin ang iyong anak nawa ay magbigay ng mga kaloob ng pagkakaisa at kapayapaan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Hinirang mong tagapaghain ng tanan ang iyong anak na Panginoon ng Sanlibutan. Pinadaloy mo sa kanya ang langis ng kasiyahan, tanda ng paghirang mong magpakailanman. Sa paghahain ginampan niya sa krus, siya ang dalisay na tagapagbuklod. Siya ang gumanap sa aming pagkatubos, siya ang sumakop sa sansinukop. Ang kanyang paghaharing lagi sa lahat ay siyang lubusang naglalahad ng iyong kadakilaang matapat upang buhay mo ay sa lahat maigawad. Sa paghahari niya, lahat ay hinahatian sa iyong kagandahang loob at kabanalan, sa iyong dangal at kapayapaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
magsalud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco ang aming Santo Papa at ni Jose na aming arsobispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan
at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumairin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Ang Panginoon ang aming
Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari po kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras po ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Webes at Sabado, ikawalo po ng umaga hanggang ikalima ng hapon. At kapag Biyernes at Linggo po, ikalima ng umaga hanggang ikawalo po ng gabi. Mayroon po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard entrance at sa Cardinal Sin Building. Mga paalala po sa mga nagsisimba, pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna po sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo at maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkaing nagbibigay buhay, ay nagsusumamong kaisa niyang makapamuhay sa karian sa langit magpakailanman. Pakundangan sa karangalang sundin ang mga kautusan ng Haring si Kristo sa sanlibutan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Paghahandog kay Kristong Hari. Jesus, mahal na poon, ikaw ang manunubos ng sanlibutan. Ikaw ay iyong iyo, kami ay iyong iyong magpakailanman. Nais naming kami ay papasukin mo para manahan sa iyong kamalmahalang puso. Mawaing Panginoon, palapitin mo ang mga di pa kumikilala sa iyo at ang mga nagtatakwil sa iyo at ang mga ayaw sumunod sa iyo, sapagkat ikaw ay maamo at magandang loob. Pinupuri ka namin, O Kristong Hari at Tagapagligtas. Maghari ka sa puso ng mga alagad na tapat sa iyo. Maghari ka rin sa mga kapatid naming nagdurusa dahil sa pagkakasala sa iyo. Maisip nawa nilang magbalik sa iyo. Maghari ka sa mga napalayo sa katotohanan at sa mga pinaglayo ng alitan. Maghari ka sa aming lahat at pag-isahin mo kami sa pananampalataya at katotohanan upang kami ay maging isang kawan mo na may iisang pastol. Pinupuri ka namin, O Kristong Hari at Tagapagligtas. Ibigay mo sa iyong simbahan ang kalayaan at kapayapaan. Ibigay mo sa lahat ng bansa ang katarungan at ang kaayusan. Isigaw nawa ng sangkatauhan. Purihin ang kamahal-mahalang puso ni Jesus na nagligtas sa atin. Dakilain natin siya at parangalan magpa sa walang hanggan. Amen. Pinupuri ka namin, O Kristong Hari at Tagapagligtas. Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong karian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen.
pagbabasbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.